Hello, kunyari, ito yung signal kahapon to. So, ang operating varieties ay Canadian, hindi, Australian versus French. So, EUDCHF. Suppose ang operation ay operation direction is sell. So, yung oras kasi marami na ang member kaya ginawang ano siya halos 27 minutes bago matapos yung closing time. So, ang opening operation ay 22. It means alas 10 ng gabi sa Pinas. So, kailangan makapag-sell ka mula alas 10 hanggang alas 10, 5. 10 to 10 05. Dapat siya naka-o-sell ka na. Tapos pindot mo yung sell, tapos lalabas yung currency na UDCHF, sell, then yung lotsize mo sa dulo. Iyon ang pipindutin mo long press. Lalabas ang close position, pindot mo yung long close position, tapos hayaan mo na lang siya. Antayin mo na pag malapit na yung alas 10, 23, 10:23, yung which is yun ang closing time. So, kailangan sundin yung oras. Dapat pag 10:23, dyan na yan. Kung ano yung alin yung makita, pag nakita mo yung target profit mo, pipindot ka na dyan sa loob ng alas 10:23 hanggang alas 10:27. So, 10 to 23 ang closing hanggang 10 to 27. So, pwede ka mag-close 10:24, 10:25, 10:26 and 30 seconds, ganun. Tapos, sige, punta tayo sa MT5. Yun, punta tayo dito sa MetaTrader 5. Open lang natin. Punta tayo dito sa quotes. Yan. So, i-manage natin kung kaninong account yung ititrade natin. Ito, ititrade ko yung account ko. So, punta lang ako ng quotes. Ang signal dun ay Australian versus France. So, EUDCHF. Ito, pindot lang natin. Tapos, lalabas yung new order. Yun. Ito na yun siya. So, ngayon, i-edit natin yung lot size. Ayan, lot size ko yan kahapon. So, tandaan, ang lot size ay nagpapalit-palit yan pag umalis ka sa apps. Kung ano yung lot size na nauna, na andyan. Kunyari, bagong download mo, magiging ano yan siya, 1 pa lang yan. Pero na, pag na-trade mo na yan kahapon, kung anong lot size na ilagay mo kahapon, dun yun mabalik. So, kunyari, ipapalit natin 0, 0.10. 0, tapos, lipatan natin ito, 10. Ay, 1 ulit lang, 0, 10. Yan. Pwede man 0.6, 0.6, o kaya, 1, 1 point, 1.05, ganun. Yan lang yung papalitan. Tapos, ito sa baba, may sell by market at saka buy by market. So, ang nandoon sa signal ay sell. So, sell lang ang pipindutin. Ito, nandito sa kaliwa. Pipindutin isang beses lang pindot. Tapos, lalabas dito sa kanan, kaliwa din yung ano, yung magiging pipindutin. So, saglit lang. Forward natin sa actual na trading.